afternoon and happy new year mga katribu. And this is Kim Sancha for the first edition of Kalinging Katribu Usapang Business. And sa pagsisimula ng taon ay makakasama natin ang owner ng Palm Lease Resort sa Laguna. Isang perfect na lugar para sa quick escape from metro kung saan pwede ma-experience ang majestic view, of course, ang Mount Makiling at Laguna de Bay. So, please welcome Monique Cantalejo Rivera. Good afternoon! Yes, good afternoon po sa inyo, Sir Kim, at good afternoon din po sa lahat po ng mga nanonood. Okay, so kumusta ka naman? Anong pinagkakabalahan natin? As of now, sir, kakatapos lang po nung yung anong pageant, and then supposed to be today, nag-encourage kami dun sa business po namin, going back ulit kami sa ano, tanasimulan naming business. Okay, so total naman, tapos na yung 2021, 2022 na ngayon, so yes, kumusta naman yung 2021 mo? Ayun sir, before nga po na mag-year-end tayo, so nabigyan po kami ng magandang blessing. So nagsabay-sabay po yun from pandemic part ngayon. Uti-uti po tayong nakakabangon po ngayon sir. So sa ngayon po, prepare po kami for the coming po na summer. Of course, diba meron po kaming pinagkakaabalahang business po dito sa Laguna. Okay. That's actually great to hear. Tama, nagluwag yung quarantine protocols natin. So medyo, in a way, can I say it, or semi-normal na tayo. But still, we need to be careful kasi yes, there's the Omicron variant na, you know, the virus. So you were talking earlier about your business. And I heard that you own the Palm Lease Resort. So, kailan ba ito natayo? Is it gonna be, will be open to the public na ba? Yes, sir. We have our family own a private resort in Laguna. It is a Heart Hot Spring Resort po dito. So natayo po kami last June 2020 lang din po. And nagkataon po talaga, nag-declare po ng totally lockdown ng July. So talagang wala po kaming income last year. So nagkaroon po ulit kami ng mga guests nung mga October po last year. So ngayon po medyo nakaka-recover pa rin po tayo kasi medyo lumuag po yung sistema po ng protocols po dito. Ayun. Meron na bang nag-check-in or nag-avail? Yes sir, actually pagdating po nung month ng December talagang fully book po kami dito sa Laguna, sir. Kasi hinahanap nila siyempre yung hot spring, natural hot spring. So ito po yung ipinagmamalaki namin dito sa Laguna, dito po sa Los Baños, Laguna. So kami lang po kasi dito yung meron pong natural hot spring dahil po galing po sa Mount Makiling. Tama yan, nakakarelate ako dyan kasi Laguna din ako, Lagunense. Yan. Tapos siyempre... So, Laguna, kababayan. Yes, and... the place of, you know, Buko Pai. So, Los Baños is known for Buko Pai, just to, you know, share with you our tribu who's watching at the moment. And sabi mo, the idea came from your, it's a family-owned business. So, why did your family venture in this business? Bata pa lang po kasi kami mag-asawa, talagang pinangarap namin magkaroon ng isang business, sir. Hindi kami, walang idea talaga, sir, kung resort. Pero nung uti-uti kami, kasi syempre pagkasanabing resort, napakalaking puhunan. So ilang taon namin, sir, pinag-ipunan ng mag-asawa. Nag-start kasi kami sa small business, paupahan po mga apartment rentals, hanggang sa medyo nakakaipon na po. So napasok po namin yung... resort business kasi sir napakadali po rin ang kitaan dito. Medyo malaki po yung puhunan pero kapag ka nagkaroon ka ng magandang setup ng resort, ayun dire-diretso na po dito yung income. Lalo po pag summer, December, yan po yung pinaka fully book po natin dito. Okay. Yeah, and sabi mo medyo ito kakabukas lang ito ng June and then by December sabi mo you have customers na, di ba? Parang nag-bulk ba siya? Yes, sir. Yes, sir. Yes, that's sir. Good. And to think na malamig, ha? Yung nagsusunod. Sabagay, hot spring, but still, pag umahon ka kasi malamig, right?
Esther, kaya yung mga tao po dito talaga nag-uunahan po, lalo po nung month ng December 15 onwards po. Actually, from December talaga up to January, halos fully booked na rin po kami. Okay. Kaya sobrang nakakatuwa po na nakaka-recover. Uti-uti lang po, pero sumusunod pa rin po kami sa protocols. Tsaka yung very challenging po yung, but rewarding during peak season po talaga dito. Okay. So from December... Go ahead, sorry. Ayun. From December to actually hanggang February po magpi-peak season po tayo dito. Kaya habang peak season sinasamantala po natin. Pero sumusunod pa rin po kami sa mga protocols and rules po ng ating government. Yeah. So from December to February. So wow. It's actually parang I will say it para a grand opening of your business kasi yes, you know marami kayong customers eh, from what I can see in your face or on your face is, oh, yeah, happy ka, di ba? Opo, sir. Kasi ito po talaga yung pinapangarap ko rin talaga. Nung una, syempre sabi namin, pangarap lang to, hindi to matutupad. Hanggang sa kaming mag-asawa, sobra kaming nag-ipon po talaga ng puhunan para makapagpatayo po ng resort. Kasi dito po talaga ako, tubong Los Banos po ako. Kaya alam ko po kung nasan po yung may masarap na na water talaga, na natural hot spring. So ito nga, nabigyan ng tayo ng Panginoon ng magandang blessing. So nagtuloy-tuloy po yung business. Kaya say, yung almost of our clients po kasi sir, nagugustuhan po nila yung place namin. Sobrang elegant daw po, tapos looks good. Tapos pag naandun po sila sa place namin, ayaw po nilang umuwi agad. So yung mga client namin dito sir, sa resort is nagpapabook sila halimbawa po isang beses lang. Pagkaraan po ng ilang months, magpapabook ulit sila kasi nagugustuhan po nila yung pinaka-ambience po ng resort namin. Kaya ngayon, sir, halos parang we are looking for possibility of build and sell din po. So we decided to purchase another lots and build another resort. And eventually, the other resort will have a prospective buyers po. And pero as of now po, ina-enjoy pa rin po muna namin yung pagpaparent ng resort. Okay. And the upcoming you know, you said a lot. So the upcoming quote and unquote upcoming resort again. So is it gonna be in Laguna, Los Baños again? Yes, sir. Actually, yun po talaga yung ito po yung pinaka greatest blessing din po na ayun, sa sobrang kakaipon din po namin mag-asawa dun sa nakuha namin sa mga guest namin na nag-check in po sa amin. Nakaipon po kami, sir, and then naka-buy ulit kami ng another lot po. Same location din po dito sa Las Baños. Okay. So since you are talking about, you know, possibly opening or like an upcoming resort, so of course there are competitors, you know that. So Los Baños and Calamba, yung katabi, maraming mga resorts dyan. We know that. And... Yes, sir, we know that na. Talagang marami po talagang resort dito. Pero sir, kami po kasi dito po sa Pansol and then Los Baños, nagkakaisa po kami dito. Hindi po kami yung nagkakaroon ng ng comparison with other resort. Hindi po, kasi habang kami po wala kaming client, tapos yung ibang resort po, is ibinibigay nila po sa amin yung client. And then, ganun din po yung kami. Kapag fully book kami, ibinibigay din naman po namin sa kanila yung client. So, yung pinaka-samahan po namin dito is hindi po kami nagpapataas. Wala po kami inditan dito, sir. That's tulungan po kami, sir. Yung po yung pinaka-magandang association dito sa amin. Nagtutulungan po kami, yung mga resort owner po. Okay, that's good to hear. So, parang support to each other. So Palm Breeze Resort, so what can we expect from your resort or from the resort? So what's with the resort that people might get into it? Yes, sir. Aside from hot spring po yung resort namin, yung pinaka-climate po dito ngayon sa Laguna, sobrang hangin po kasi ng place. So kung mapakakapunta po kayo dito one time, so, sir, napaka-fresh po talaga ng air dito. At the same time po, sir, yung mga meatless. Siyempre, normal naman po yung video. Okay, yung iba pa po namin setup dito. And then most of them din, kailangan din namin magkaroon kami ng ng mga games. Kasi sir, most of them hindi na kasi masyado yung sa billiards. Mm-mm. So nagpe-prepare kami ngayon mag-asawa na magkaroon po kami ng mga mini games po ba sa resort. So kayo, mas na-enjoy po kasi nila yun, yung mga
in-house games like yung mga chess, something like that. Kasi sir, ini-enjoy talaga ng mga client namin yung place. And then meron kami kasing roof deck po. Pagdating po kasi ng umaga, nandun po yung mga client namin sa third floor. Tapos andun po kasi yung view ng mountain at saka po yung dagat po dito, sir. Yung Laguna de Bay. Okay. Yes, sir. Ako. That's you actually answered the question that I'm about to ask was in related to that. You know, the view, so you said the view is perfect for Mount Makiling and the Laguna de Bay. So, yes. Since we're talking about the resort at this moment, can you tell us like how many pools or rooms or what are the classification? Yes, sir. We have 4 rooms pools dun, sir. Meron po kaming family room, meron mga 20 to 25 person po yung kaya po niya accommodate. Mm-mm. And then meron po kaming 2 couple room and the master's bedroom for the VIP na person. So total po kami na 4 rooms po dito sa Palmdes Resort. And then we have three shower sa baba po, nung katabi po ng pool bago po sila mag-shower. Meron po kami nung nasa labas po na shower area para po before. Kasi sir, hindi po kami nagamit ng chlorine dito. Iba po yung ginagamit namin gamot. Kasi once na gumamit kami, dahil natural hot spring po siya, once na gumamit po kami ng chlorine, yung water po kasi niya is magiging color iced tea. So meron kami 3 sets ng gamot na ginagamit from sanitize po ng gamot. Kasi every week po kasi nagpapalit kami ng water. Hindi po kami tumatagal yung water. Kaya yun din po yung nagugustuhan ng mga client namin, sir. Yung water namin is lagi pong fresh. Okay, fresh. Parang ikaw fresh. Parang bagong meeting lang. Yeah, we need to look, I know, fresh looking always. Thank you, sir. So, of course, there's also like the regular season and the peak season. So, can you tell us your room rates or the rates? Ayun sir, yung room rates naman po na napaka-affordable naman po yun. Kasi meron po kami tinatawag na, for example, 25, kasi dahil nga yung protocols ngayon dito, bawal mag-accommodate lahat. Yes. Pero kung magiging regular po yung clients namin, we can accommodate siguro sir, mga 60 persons po. Kaya po namin accommodate. Pero dahil nga po kaunti lang dapat, siguro magma-maximum kami ngayon sir, ng mga hanggang 30 to 35 person lamang po. So yung presyo po na yun sir, kapag kahalimbawa 25 person po yung gusto pong mag-swimming, binibigay po namin ng 25,000 pesos. Okay. Pero kung example naman po, may 15 person lang sila or 10 person, depende po kasi sir, sa rate po and then sa room. Kasi alam niyo naman ngayon sir, napakamahal ng kuryente tsaka yung pagpapalit ng water. Yes. So yung maintenance po kasi talaga, yun po yung kung bakit kami nag-rate ng ganun. Pero friendly rate naman po yung rate namin na yun. Kaya halos lahat din naman po ng client is pumupunta sa amin. At saka minsan yung nakikiusap din naman po, ito lang yung budget namin. So hindi naman po kami maramot mag-asawa. Kumbaga, the more clients you have, syempre kahit maunti lang yung income na yun na pumapasok, pero kung dere-derecho naman sir, mas mame-maintain din po namin yung kagandahan ng resort at yung income din po namin, sir. Okay. I have a question. This is like a personal question, you know. So, yes, can I go there with my friend, with my... Yes. Just me or like a friend? Can I do that? Yes, sir. Naman, you can do that, okay, sir. Lagi pong open po yung resort for you, sir. Okay. Yung para mas na-check niyo po personally. Yeah, because maybe sometimes parang gusto ko lang pumunta doon mag-swimming, tapos okay, oh, yes, kasama ko yung mahal ko sa buhay, di ba? So, pwede yan? Yes, sir. Pwede naman po yung example. Meron kayong 3 person lang kayo or 2 person lang. So, syempre, special rate po yung ibibigay namin sa inyo. And yung VIP na room po yung ibibigay po namin na room para sa inyo. Okay. Yeah, the reason why I ask because I'm planning! Yes, sir! Maganda. Actually, sir, ini-encourage ko po yung lahat din, sir, na yung think nila is magkaroon din po, pag nagkaipon po talaga sila, is kayo rin, sir, pwede po kayong magtayo rin po ng sarili niyong business. Kasi napakagandang business po to for family po talaga. Masasandalan nito. Yung iba kasi sabihin, wala naman nagsiswimming. Pero no, sir, yung lahat ng mga tao dito, love nila ang swimming. Even it's summer season or December season, andyan po talaga silang lahat, sir. Okay. Kaya everyone talaga, ini-encourage ko talaga na magkaroon kayo ng ganitong business. Kasi sa yung salote lang talaga, yearly talaga tumataas yung presyo ng lote. Kaya hanggang medyo mababa pa sir, maganda na mamili po ng lote na lang.
Yeah, ayun. The reason why I ask kasi I'm, like I said, I'm planning, you know, to maybe like a vacation. Hopefully, I can have a vacation because of my schedule. So, I might bring my special someone. That's why I asked. So, Monique will pause for a short break and Kalingang Katibu Usapang Business will be back. Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Masaya, pagsama-sama. Si Harry Roque ang pinakamagaling na spokesman, kaya inggit sa kanya ang oposisyon. Tama lang na ipinaglaban ko ang balik-trabaho para bumalik ang kita ng mga nagtatrabaho at naghahanap buhay. Hindi pwedeng magutom ang pamilya. Dapat lang po ingat buhay para sa hanap buhay. Basta trabaho, kita at hanap buhay ang nakataya. Nasa harap niyo po ako. Ibigay natin ang tudong suporta kay Harry. Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Welcome back to Kalingang Katribu Usapang Business. And still with us is Mrs. Universe Asia 2022 and owner of Palm Bliss Resort, Monique Cantalejo Rivera. So Monique, are you still there or still with us? Yes, okay. So, paparating na yung peak season, right? So, January na ngayon. So, parang summer yung peak season dyan sa Laguna in Calamba and Los Baños. So, yes, there's traffic, there's people, and there are a lot of things that's gonna happen if you're going to that specific towns in Laguna. So, what are your preparation on your on that situation or on the peak seasons? Actually po, sir, yung preparation namin, kasi magiging normal talaga, sir, yung ano yung traffic. Before kasi, nawala kami resort, sinasabi namin, ang tagal naman ng traffic. Pero ngayon, sir, kung ano, kung nung nagkaroon kami ng resort, pagka, ano yan, positive po yun pag nag-traffic na, ibig sabihin, bumabalik na ulit yung mga yes. negosyo sa resort. Mm-mm. Tama, kasi I remember nung December, traffic, yes, and kahit, like I said, kahit malamig, ang daming swimming dyan sa Calamba, Los Baños. Kasi, yes, you know, I am from Pila, so every day, or not every day, kung pag umuwi ako dyan, I, you know, passing along Calamba traffic, Los Baños traffic because of, you know, the resort and the Pasalubong areas there. So, yeah. Yes. So, something that our Katribu can relate with. So, yes, they sir. Just need to, you know, prepare and, you know, leave home early. So, prior to our commercial, we've discussing about your upcoming or future resort in Los Baños. So, right now, the Palm Bliss Resort was already there. I mean, it's already there, like in operation or operational. So, meron ba kayong plan na idagdag? Meron ba kayong mga features or amenities na you wanna add muna? Yes, sir. Of course, lagi po kami dapat may bago. May bago sa paningin ng mga client. Kasi hindi pwede kami mag-stick na eto lang yung resort, eto lang yan. So, hindi dapat. Of course, kanina nabanggit ninyo yung traffic. Siyempre, masyadong hassle din sa mga pupunta dito sa lugar naman. Pero, kapag dumating sila sa lugar po natin, sa aming lugar po, yung lalo yung resort po namin, what do you call this, sir? Yung parang mawawala sa kanila yung ano, yung stress ng traffic. Marirefresh. Marirefresh, you know, magiging hawaan. Tama ba in Tagalog? Or, magiging hawaan. So, I think maling magiging hawaan, pero that's the root word or that's the term. Sorry, I'm not good in Filipino. Tagalog, sir. Yes, yeah. It's hard sometimes, you know, to speak in Tagalog or in Filipino. So, yep. Yun, marirefresh or magiging hawaan or feeling light, something like that. Yun, tama. You should do something about it because, you know, people are traveling, you know, from different parts of, or like, Luzon area, or maybe from Visayas, or I don't know. So, syempre,
upon their arrival, they need something na, of course, from the traffic, they need like, I need to refresh something like that. So yeah, you need to think about that. Pagpasok nila sa resort talaga, pagpasok nila talaga, mapapawaw lang talaga. Kasi marami naman, hindi ko naman sinasabi maganda yung resort. Kasi most of our clients talaga, sinasabi nila, magbabalik kami dyan. So pag tingin pa lang namin, another week, nagpapabook ulit sila. Kasi meaning, nagustuhan nila yung place. At saka po, sir, sobrang malinis po talaga yung lugar namin dito. Unang-una, yung sa sanitation po namin. Number one po namin, pinapangalagaan po dito. Yung cleanliness po ng paligid, ng water, ng mga room, ng mga lahat po ng surrounding po dito. Sobrang linis po. Kaya, once talaga na magpunta kayo sa resort namin, doon po ko masasabi, doon niyo po mapapatunayan or masasabi, oo nga, malinis yung place ni Monique na yung kanyang resort dito. Ayan. And the good thing about your location, it is actually situated like, I don't know how many kilometers or meters away from the, you know, fame location of the Buko Pie. Malapit lang, sir. Diba? So, malapit. Mga 10 minutes lang, sir, dito. Yeah. Yan. Kasi meron akong preferred brand ng Buko Pie. Of course, I'm not gonna mention. Baka maging bias ako. There are 3 brands there that people keeps on patronizing or loving it. So, yeah, there are 3 brands there. So, yeah, the reason why I said also, it's because, you know, it's part of the business or the tourism or the culture in Los Baños. It's the Buko Pie. Yes, you know that, right? Yes, sir. Actually, may tatlong products tayo dito sa Laguna. Mm-hmm. Which is meron din mga cake, yan. Yes. Alam mo, yung cake dyan. And then yung syempre number one pa rin yung Buko Pie. Yes, yung talagang pinupuntahan dyan. Pagka galing taga Laguna ka ba, dapat meron kong bigit ng Buko Pie. Automatic yan sa mga friends natin sa Manila. Yes, dito sa office, yan, Buko Pie or yung I used to bring here yung Espasol. So from Pila and yeah, the Buko Pie. Kasi ang hirap kasi magbitbit ng Buko Pie, especially at some point or at some cases, I'm not, you know, traveling privately. I'm doing it like, you know, publicly or so. Yun, mahirap. So yung Espasol is the easiest way for me to bring pasalubong in the office. Tapos sobrang haba ng pila rin talaga ng mga yes, products. Yes, tama. Ibig sabihin talaga, masarap yung mga products dito sa Laguna. True. Pinipilahan kasi sa resort. Parang resort lang yan din. Yes, totoo. Resort and Buko Pie. Those two. Actually, resort and Buko Pie. Yan. Even in the Calamba, Buko Pie hinahanap dyan. Buko Pie yung hinahanap. Tama. Alright. And then, you own a business. At the same time, you are also a title holder or a beauty pageant title holder. So, can you tell us your journey? How did you start being a beauty queen? Yes, sir. Actually, bata pa lang talaga ako. Dream ko na talaga maging beauty queen. Mm-hmm. Pero nagkaroon nga, dahil sa poverty talaga, sir, hindi ko na na-push yung pagiging beauty queen. Kasi kailangan kong magpaaral lang ng mga kapatid, ma-maintain din na makatapos din ako makatapos ng pag-aaral. So, hindi ko akalain na kung kailan pa ako naging mother. Dito pa pala nag-boom yung aking pangarap, yung dream. So, napaka-big dream talaga. Napaka-laking blessing din po na isa ko sa may Mrs. Universe pa. Mm-hmm. Yung nakuha kong title. So, Mrs. Universe Asia. Mm-hmm. So, napaka-laking pasasalamat kay God na ibinigay niya sa akin po, sir. Hindi lang, sir, kasi for the crown yung hinahabol ko dito. Kasi maturity level, sir. Meron kasi akong sinusupport na na charity po, sir, which is the Onesimo Foundation. Sila po kasi yung mga batang na-encourage na-abuse, totally abuse po ng surroundings natin. Okay. So, ito yung reason kung bakit gusto kong mag-join sa pageant kahit mother na. Ayun, sir. Okay, that's good to hear. And yeah, you were talking about the Onesimo. I am familiar with that cause or foundation because there was also this beauty queen that I interviewed prior to you. I think you know her. It's Michelle Encarnacion, B2. Yes. So she's actually supporting that cause too. So since you are in the beauty pageant or in the pageantry, so there's always an advocacy. So are you supporting, exclusively or personally that cause, the Onesimo? That's your advocacy? Yes, sir. Personally talaga, support po ako sa Onesimo Foundation. Kaya nga, nabanggit niya si Ate Michelle
V2 Encarnacion. So siya po yung nag-crown actually sa akin. Yeah, I saw the picture. So nalaman ko nga po na si Ate Michelle din po is support. Kaya nakakatuwa ko kasi na magkakaroon kami. Hindi lang kaming dalawa, sir. Sana ini-encourage ko rin yung ibang queens na support natin yung mga charity like Onesimo and other charity. Kasi yung mga sa the picture. Sobrang kulang sila sa pagmamahal ng mga magulang, especially yung mga mother. Mm-hmm. Ayan, because Michelle is actually hand-on-hand in helping the Onesimo. I forgot how many years now, but she's been supporting that foundation. And it's a good thing that she have you to support that. Dalawa na kami, sir, ngayon. Exactly. Kaya marami ko pong mga queens na pag tayo on-hand ka kasi sa kanilang sumusupport, nakikita mo, hindi lang yung public lang na sa iba kasi, di ba, hindi natin masabi kung hanggang kailan susupport. Kasi ako ngayon, habang nabubuhay ako, hanggat kaya ko pong sumupport sa kanila, susupport ko talaga ako. Kaya, I use my crown for this, not to myself lang talaga, sir. Gusto ko talaga, is kahit wala pong crown, kahit wala pong cash, talagang gusto ko po talagang tumulong. Bata pa lang po talaga ako. Gusto ko po magkaroon po ng charity na matutulungan. Kasi before naman, sir, natulong na rin. Pinalaki kasi ako ng magulang ko na kahit maliit na bagay, makatulong ka sa kapwa mo. So ngayon naman, habang may blessing tayo, tulungan natin habang may nahingi ng tulong, sir. Okay. And being a title holder, you have an advocacy. Now, being an owner of the business, do you also have an advocacy or a certain vision or mission that you follow? Yes, sir. Actually, yung mga bata ngayon sa Onesimo Foundation, kapag pwede sila, sir, talagang pinapapunta ko sila. Nagpapaseminar po ako mismo sa resort po namin. And then yung mga volunteer workers po rin ng Onesimo Foundation, yung mga staff. Last time po, nung December din, nagkaroon po kami ng nagkaroon po sila ng Christmas party po na yun po ibinigay ko po sa sa Onesimo Foundation. For free po yun, sir. Kahit papaano po sa small thing lang po is makatulong po sa kanila kahit ma-relax po man lang po yung mga bata and then all the staff. I agree. I actually follow that too. Even the smallest thing can help a person or can actually change a life of a person and can change a world. I'm sounding like a beauty, but it's actually true. Based on my readings and experiences, a small thing can change a person's life. Since this is the new year, like our first Katribu Usapang Business episode, so I'm sure you also have a resolution or what are you looking forward this 2022, like career-wise or personally? Ngayon po, I'm looking for by September, sir, kasi may incoming kami pageant. Ito na yung pinaghahandaan din po namin. Okay. So medyo matagal-tagal pa po yung preparation. Pero ngayon, habang inaantay po yun, usapang business po talaga muna, is magpo-focus muna po rin ako sa pangalawang resort namin ipapatayo this coming third week of January. So, medyo busy po tayo ngayon. So, mas busy, mas maganda po. Yeah. Is the new resort katabi ba nung Palm or medyo malayo? Medyo, same location po kami. Pero yung place po na nakuha po namin spot, talagang pinag-pray po namin to, sir, na makakuha po kami na mas maganda pa pong location. Kasi diba, sir, nabanggit ko kanina, we are planning po na magkaroon ng mag-build and sell. Yes, kasi, you said that. Kasi marami po talaga, sir, nagtatanong na how much this resort cost, ganyan, magkano mo to kapag ipagbebenta mo. So ngayon, sir, yung totoo talaga, sir, marami kaming nakaabang na buyers dito sa resort kasi gustong-gusto nila yung place. Kaya nagkaroon kami ng idea na oo nga, no, pwede natin para mas mabilis yung income din, mabilis bumalik yung ROI nito, pwede natin i-sell sa mga guests or sa mga buyer. Kaya, yun, sir. Okay. So, our conversation is actually focusing at the moment, you being an owner of the business and a title holder. So, we'll pause for a break and we'll get to know you better on a different angle, like your personal thoughts. Thank you, sir. You're welcome. So, Kalingin Katribu Usapang Business, we'll be back. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage.
mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelovelo, Comfy Manalo, Atty. Lia Badillo Crisostomo, Vernon Velasco, Kim Sancha, at Chirk Balagtas. Abangan ang programang Gising Na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas na ang mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan natin ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments ng aming programa. Maaari nyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At magsama-sama po tayo sa Gising Na! Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Welcome back to Kalingang Katribu Usapang Business. And still with us is Mrs. Universe Asia 2022 and owner of Palm Leagues Resort, Monique. So welcome back, Monique. And yes, at this moment, we'll play a game what we call Fast Talk. So we'll ask some questions and then you will need to respond as quickly as possible. Are you ready? Yes, sir. Okay. No, we're not going to touch. It's going to be fine. So just enjoy it. All right. So the first question is your morning beauty routine. Do you follow any routine? Yes, sir. Daily morning beauty, kailangan po talaga mag-inom ka muna ng 2 glass of water para ma-refresh yung pakiramdam mo. And then malinis din po yung step. Yun po yung lagi kong ginagawa. 2 glass of tap water lang. Yeah, tama. You need to feel refreshed and nourished. Yun din yung ginagawa ko. And then I add like honey or lemon. Yung mga yan. Next is your most used mobile app. Of course, Facebook. Lahat naman ata tayo yan eh. Kasi yung pinaka, I will call it like basic mobile app. Okay, then your go-to meal or snack? Snacks. Yeah, okay, sige. Then, your childhood dream? Of course, yun nga. To own my own business, like resort, and to be a beauty queen. Okay. So, you both have it. And the best place to spend the holidays? The best place, of course, my family. In our house. Yung po yung pinaka the best place na magkaroon kami ng family gatherings talaga, sir. Kasi nagkaroon din kami last time ng mga commitments. Kaya ngayon pong holiday season, I spent my time for my kids and of course to my husband. Oh, yeah. That's great. And your dream vacation destination? Dream, marami. Palawan, hindi pa ako nakakarating sa Palawan. Okay. So, you've never been to Palawan. So, mag-interest ako bigla. No? Mag-advertise. You go to Coron. Instead of going to the El Nido, go to Coron first. Suggestion. Okay. All right. Don't and next time. Sure. And the best life lesson that you learned so far? Don't trust to anybody. So. Ay! Agree din ako dyan. Sobrang agree ako dyan. Okay, and this is it. Your New Year's resolution. My New Year's resolution is more time to spend to my kids. Kasi alam ko, medyo nagkulang din ako lately sa kanila. So nag-focus nga doon sa pageant. Pero yung New Year's resolution ko, spend ko lahat ng time ko sa aking kids. Habang sa September pa yung incoming pageant. So alam ko, miss na miss ko na rin yung mga kids ko. Kaya sir, pagpasok nitong January, nitong New Year, meron na kami mga plans ng aking mga kids. Alright. And
If there's one thing that you wish to happen or you will wish to happen this 2022, what would that be? Matapos na po ang pandemic. Lahat tayo yun din yung wini-wish. Diba? Sobrang wow, grabe itong pandemic na to. Maging back to normal na, especially all of the kids. Sila kasi number one affected talaga dito. Yeah, ako, I'm not a parent. So, yeah, yung schooling, kawawa yung mga kids. Kawawa talaga sa yung sila mga matututo. Nawala sila ng self-confidence sa sarili nila. Kasi nalagig sila sa kwarto. Lagi lang sila nasa. Nag-iisa lang sila talaga. So, ayun po talaga yung pinaka... A wish ko talaga. And I prayed. We prayed lahat naman na maging back to normal. Although yung may mga kids tayo ngayon nakakalabas na. Pero syempre, tayong mga parents pa rin, hindi pa rin natin isinasaalang-alang yung ano yung paglalabas ng mga kids. Kahit fully vaccinated na sir yung panganay ko, lagi pa rin po sinasabi sa kanya, huwag muna talaga maglalabas hanggat hindi pa natatapos tong pandemic na to. Yeah. And we need to accept na matatagalan pa to. It will take years. Yes, sir. So but all we sir, need to do... Wala po nating ano, di ba? Nothing impossible with God. Yes, it's true. Di ba, sir? Kaya more faith lang tayo sa kanya, sir. And we need to be careful and healthy too. And yes. Just one last question. Kung isa sa pikili, ano yung isa sa pelikula daw yung buhay mo, sinong gusto mong gumanap? Gusto kong gumanap talaga sa life ko. Life story. Si Maha Salvador. Oh! Okay. Siya po yung gusto ko pong gumanap sa life ko. Okay. Bakit idol siya? Idol mo? Idol. And I a fan din po ako ni Maha. Ay, alam ko na kung bakit. Medyo hawig ka sa kanya. Ay, ganun po ba? Yes. I noticed. Yeah, there's a resemblance. So, yep. Hawig mo siya. There you go. Po. Bagay kayo. Or maybe maalaala mo kaya. Ayun. Pero dito sa picture mo dito na nag-project sa akin sa screen, iba yung itsura mo dito. Ha? Iba yung itsura mo din dito sa right now, at the moment, sa Usapang Business. So, so many faces, like a woman of many faces. Oh. So, iba yung itsura mo din eh, yung nasa Okada with Michelle. Kasi actually, magaling po yung, yung makeup artist talaga. So, you transform. Hindi lang siya nagpo-focus sa sa face. Kailangan may iba-iba kang face. So, I was yun. Comparing pero yung pinaka-natural face ko ngayong araw na to, sir, talagang, wala, fresh lang talaga, sir. Yeah, the real parang you. Pagpasok na New Year, fresh na fresh talaga. That parang bad. Restore lang yan. Yeah, kamukha ka nga ni Maha. There's a resemblance. But dun sa picture, dun sa... with Michelle and with sa Okada, no, wala kang masyadong resemblance dun kay... Maha, but in this at this moment, kamukha ka nga ni Maha. Oh. Yes, in a way. Sinakster mag-dance kasi hindi ako marunong mag-dance eh. Oo nga pala, dance. Ano yung title niya? Dance Empress or something. Yun. Okay. Monique, thank you so much for gracing the Kalingang Katibu Usapang Business. It's our pleasure. And thanks for your time and thanks for sharing your stories, views, and experiences that might or will inspire our Katibu. So at this moment, this is your time to shine. Time to shine. No, if anything that you would like to say, invite, this is the right time. Go ahead. Yes, Usapang Katribu, iniimbitahan ko po kayong lahat na magpunta po o pumasyal po dito sa Laguna at ma-experience niyo po yung aming pinagmamalaking natural hot spring. Located po ito sa Los Baños, Laguna, yung aming Palm Bliss Resort. Madali lang po magpunta from Manila kasi ngayon meron na ng Skyway na. Mm-hmm. So napakadali lang magpunta sa aming resort. And then pinopromote ko rin po yung incoming pageant po, Mrs. Universe 2022 sa Australia po gaganapin. Kaya sana po masuportahan niyo po ako. Hindi lang po ako ang isusuport ninyo, kundi yung charity ko po na sinusuportahan, which is the Onesimo Foundation. Sila po yung magbe-benefit po ng lahat. Lahat po ng mga premium na ito, lahat po ng mga queens magkakaisa-isang magtutulungan para po sa Onesimo Foundation. Kaya ini-invite ko at hinihingi ko po yung prayer po ninyo na samahan niyo po ako sa aking journey. Okay. So, Monique, I wish you good luck on your journey there in Australia and may the force be with you. Thank you, sir. Thank you, Sir Kim. You're welcome. Sir, isa na lang. Okay lang po ba? Go.
I would like to thank my national director, Ms. Mary Salubre. Go. Is that it? Yes, sir. Okay, so you're welcome. And again, thank you so much for your time and your effort in our first episode for 2022. Okay, so watch Kalingang Katribu Usapang Business live every Monday at 3:30 p.m. on Daily Tribune's official Facebook page and on Tribune Now on YouTube for the replay of the latest episode. And once again, my name is Kim Sancha and this has been Kalingang Katribu Usapang Business. Thank you.